Yan ang magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga kaibigang OFW, kumusta po kayo? Sa ating pong mga ka-business family, I'm very sure, sobrang napakasaya na po natin ngayon. At naibalik na po kagabi ang ka-business official. Yan po ang ating tatalakayin sa araw na ito, no? At syempre, bago po tayo magpatuloy, kung bago ka lang sa aking tahanan, hingin ko sana na ipindutin mo na rin ang subscribe button at bell button para maging updated tayo sa susunod nating mga video. Bueno, mga kaibigan, kahapon nga po, kagabi mismo ay formal nang pinahayag, no, ni Kabusiness na totally na-complete na yung retrieval ng kanilang channel Kabusiness official. Nakapag-upload na rin po siya at talagang sobrang natuwa po ang Kabusiness. Family, yung pong lahat ng mga followers ay sobrang nagalak po, no? Pero tulad po ng topic natin, pag-usapan natin ano nga po ba yung mga magagandang aral na napulot natin dito sa matinding hamon na pinagdaanan ni Kabusiness. Tayo po ay sobrang nakaka-relate, no? Dahil katulad nga po ng sinasabi natin, parehas kami ng pinagdaanan. Yung nangyari sa kanya ay nangyari din po sa akin, kaya sobrang nakaka-relate po ako ng mga pangyayari niyo. Pero tulad nga ng sinabi natin, sabi ko after 24 hours, may babalik yan kasi nasa proseso na ng retrieval. Wala namang problema yung kanyang channel at napakaganda naman po ng kanyang channel kasi maganda naman po ang hangarin. Pero ito nga po, ano nga bang aral ang mapupunod natin? Una, sa nangyaring ito, pinatunayan lamang na maraming tunay na nagmamahal sa isang business. Maraming nagmamahal sa kanya. Nung pang po mangyari yun, ang daming nagme-message sa atin, ang daming nagtatanong ano, kung anong nangyari, ganito ganun. Pero tulad ng sinabi, ako naman pinapaliwanag ko kung ano po yung karanasan nangyari natin para hindi po sila kumbaga magpanik, mapanatag ang kanilang kaluluwa. Napansin natin na nung nai-anunsyo po yung pangyayaring yun, agad naman gumawa ng inisyatiba itong si Kasakip Official, nag-live siya, nagawa siya ng video, maliit lang na video to encourage, no, na suportahan ang Kabusiness family, isang second channel nila Kabusiness, no, which is nakita naman natin ang paggalaw at pagsuporta ng mga tao lumipat doon. Isa po sa nakakatuwa nung kanina nga lang ay nakita ko yung reaction video ni Mamplers, ng Mamplers channel, Bigel of Shoutout. Suportahan po natin si Mamplers. Nakita natin yung kanyang reaction video at nabanggit pa nga po tayo na nasabi po nung po niya yung ating mga ginawang reaction. At tila hindi na gaanong natapos niya yung reaction niyan. Na-shortened, tinapos na agad dahil nakita natin yung pag-iyak niya. Naramdaman natin. Doon pa lang sa pag-iyak niya, ramdam ko kung gaano, no, kamahal ni Mamplers ang Kabusiness family. Alright. Si Mamplers po ay isang reactionist po ng Kabusiness and at the same time ng Kalingap. No, siya po yung reactionist po ng Kalingap at siyempre ng Kabusiness. So nung mga time na yun, nakita kong umiyak siya. Nakita ko yung damdamin at emosyon niya. Dahil ang emosyon na yan ay naramdaman ko. Naramdaman ng pamilya namin nung time na yan na nangyari din sa amin ang the same scenario. Pero ang isa sa maganda rito, nung time na inausap ni Kabusiness yung mga kagwang, di ba? Inausap niya, inisa-isa, ano ang posibleng mangyari kung hindi na makuha yung channel. Hindi na ma-retrieve. Aside doon sa pagiging positibo ni Bay, na sinabi ni Bay na magtiwala lang tayo. Sabi ni Bay, mag-umpisa tayo sa umpisa. At nandyan lang kami para sumuporta. Si Butchok nagpahayag, si Damo, no, nagpahayag, si Damo na sinabi niya, nandyan lang, suporta lang. Ito ay isang magandang sinyalis, no, na sa panahon ng kumbaga dumaraan tayo sa malaking hamon at pagsubok, mararamdaman mo talaga yung tunay na pagmamahal ng mga taong nakabalik sa iyo.
At nung nakita na nga po kagabi na nakapag-upload na si Ka-Business, sobrang saya ng mga tao. Yung upload video niya habang pinanonood ko, disim scenario yan nung time na pinoproseso na yung pagkukuha ng YouTube account. Kasi bago po ang mangyari pala yun, kahapon ay nagkaroon ako ng pag-uusap kay Mrs. Ka-Business through PM. Nagtanong ako, ma'am, kumusta na po yung ano nila? Tama nga po yung pinaliwanag natin, discipline yung sinabi niya na na-retrieve na yung Gmail, pero yung ano na lang, yung kanilang YouTube channel na lang. Ay, sabi ko, nasa proseso na. Ibig sabihin, tama yung sinabi natin na kumbaga ay na-safekeep na yan. Nagkaroon ng safekeeping si YT, tinago, kaya hindi na ho nakita. Sa kanila pong, kung makikita po natin sa kanilang screen, terminated po ang channel, ang mag-a-appear doon. Pero, upon appeal, eto na nga po, at nakuha ulit nila kagabi. So, isa ho sa pinakamasayang pangyayari yan, no? Napatunayan na ang daming nagmamahal sa Ka-Business family. Napatunayan na ang mga kagwang ay solido para sa kanila. Sa kabila ng lahat na batid natin, no, na ito din ang source of income ng mga kagwang. At siyempre, sinasabi natin ang sakit ng kalingkingan ay ramdam ng buong katawan dahil kung sakaling magkakaroon ng delay sa kanilang sahod, mayroon din silang mga obligasyon sa kanilang pamilya. Ako ang lagi ang inisip ko agad, paano si Bay, paano si Intoy, no? Ang kababayan kong si Intoy. Kasi alam natin na bumukod sila, nagkaroon sila ng sariling inuupahang bahay. And of course, dito nakasalalay ang kanilang sahod, no? So, ganun. Sabi ko, paano ito? Pero ganun din, yung pag-iisip ko yan ay nawala po yung aking agam-agam at pinalitan ko ng pagiging positibo dahil alam ko na wala namang maling ginawa si Ka-Business. Magkakaroon lang kasi ng problema yung channel niya na hindi may babalik kung mayroon siyang mga maling ginawa or violation doon sa mga video na ginawa niya sa previous. So, yun lang ang pwedeng mangyari na hindi na may babalik sa kanilang channel. Pero, eto na nga po mga kaibigan, tuloy ang pagbera. Pero ganoon pa rin, akin po sanang hinihiling sa inyo na sana po kung sakali man, tuloy po natin ang pagsuporta sa Ka-Business family. Ito pong nandito sa Ka-Business official, kung maaari po, sama na natin i-subscribe, i-follow na po itong Ka-Business family. Kasi isipin mo ngayon ha, kung dalawa, sabi pa nga kung mayroon kang dalawang taxi na tumatakbo, mas malaki po ang pwedeng ma-generate na income na itutulong doon sa mga tao. Batid naman natin na si Ka-Business ay talagang bukas lagi ang mga palad sa pagtulong. At malaking tulong ito, malaking pagkakataon ito, malaking oportunidad ito kung itong Ka-Business family na channel ay masuportahan at ganun din po, hindi man siya kasinlaki ng Ka-Business official, pero kung makatungtong ng 100,000 subscribers ito, ay maganda na po ang takbo nito. At sa ganun po ay mas malawak po ang matutulungan ni Ka-Business. Okay, so maraming salamat po sa Panginoon at nakuha na po ang Ka-Business official at patuloy na po ang pera. Ika nga, pero bago po tayo magtapos, siyempre, atin pong sina-shout out ang mga napaka-supportive na mga channel, no? Mga reactors katulad po ni Kasagip Official. Suportahan po natin si Kasagip, si Mom Claire's channel. Anime reactors, mayroon pa palang isa si Anime Reactors na nagbibigay din po ng reaction kay Ka-Business. At siyempre, ayan, isama na rin po tayo. At akin din pong pinapasalamatan sa akin ng mga side, no, sa aking channel, ang mga sumusuporta naman po ng ating tahanan. Ito po yung mga kabilang team natin, katulad ng Friends Life Matters USA, Team Ayuda Revive, ang ating pong Team Burnable, Team Pima, ang Team Unity. Ayan, shoutout nga po kay Busti, kay Nikael, kay Kabalbon, kay Summer, ayan, kay Kayla, kay Delatory Vlog, kay The Sister Siblings. Ayan, shoutout po sa inyo, no? At syempre, kay Parline, no? At kay Big Boy.
Ito po yung dalawa nating kaibigan na naging inspirasyon po natin sa pag-awit-awit. Sila pa yung magagaling ng mga singa. So hanggang dito na lang po muna mga kaibigan. At abangan na po natin ang susunod na pakikibaka at pagbira ng Ka Business Official. Oy, by the way, isama na rin po na pala natin si Papa Dins. So munti mo natin kalimutan. Malaking tulong po si Papa Dins. Sama na rin po kasi kung dyan din po ang suporta si Papa Dins naman ay patuloy din po na sumusuporta at gumagawa din natin. Alright, so pera, tuloy, mga kapatid ko, business.